Tatlong kandidato sa barangay elections ang itinumba sa magkahiwalay na pamamaril sa Pangasinan at Cotabato City. Pati isang sibilyan na damay sa krimen habang isang pulis naman ang kabilang sa mga suspect. Nasa front line na balitang yan, si Mon Gualvez. Iba! Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril pasado alas 9:30 kagabi sa barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City. Dinig din ang sigawan na sinusod na ng putok ng baril. Wala number, wala tayong number kay boss! Sa iwalay na video, makikita pang may kumislap. Tila nataranta rin ng mga residente. Punta niya si Cap! Sino binibariboy? Si Bimbo! Tatlo ang patay, dalawang kandidato sa pagkabarangay kagawad at isang sibilyan. Base sa investigasyon, nagdidikit ng tarpaulin ng mga biktima nang bigla silang paulanan ng bala. Sa isang cellphone video, kita ang tila galit na pagwawasiwas ng campaign posters. It is the first time na meron pong nangyaring incident na ganito. We're still conducting much deeper and thorough investigation. Naaresto sa hot pursuit ang 12 suspect kabilang isang pulis. Nakakulong na sila ngayon habang iniimbestigahan at pinaplansya pa ang kaukulang kasong isasampa sa kanila. Ayon sa Cotabato City Police, isolated ang nangyari kaya walang dapat ikabahala ang mga residente roon. The PNP and the other law enforcement agencies is always on the top of the situation. We assure and ensure that the safety of the voters or the constituents, particularly in that barangay, that they don't have any worries. Sinigundahan naman yan ng COMELEC. Sa kasalukuyan, wala pa pong advice o recommendation ang Philippine National Police. Hintayin po natin dahil sa development na pangyayari pagkamatay at isang insidente, isang karumaldumal na krimen na at least at this point kinukonsider natin election-related. Sa Aguilar, Pangasinan, bangkay ng inabutan ng kanyang pamilya sa ospital ang kumakandidatong barangay chairman na si Arnel Adolfo Flormata. Base sa investigasyon, alas 11:30 kagabi, nagpapalit si Flormata ng damit sa loob ng kotse pagkatapos ng kanilang meeting di Avance nang bigla siyang barilin ng hindi pa nakikilalang lalaki. After pong magtanong pa at magsalita po nung ating biktima ay pumunta po siya sa kanyang sasakyan. And then habang siya ay nagbibis, may lumapit na tao sa kanya. Tapos tinanong, magkausap sila, para sa nilukano yung salita nila. Pagdayon sa mga witness natin doon, humihingi daw ng panginoon. Sa pool ng tama ng bala sa batok ang biktima. Naisugod pa siya sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Nakatakas naman ng suspect sakay ng tricycle. Sabi ng COMELEC, unang pagkakataon na tumakbo ni Arnel sa barangay SK Elections pero dati na itong nanilbihang barangay sekretary. Dahil sa insidente, posible umunong mapabilang ang barangay Bayawas sa areas of concern sa eleksyon. Ang mga insidenteng ito dumagdag sa bilang ng mga election-related violence na umaabot na sa 25. Nasa 23 election-related incidents lamang ang naitala ng 2022 elections. Pinakamababang maituturing daw sa kasaysayan. Sa record kasi ng COMELEC, mula sa lahat ng klase ng halalan, ang pambarangay talaga ang madalas na may pinakamataas na bilang ng mga karahasan dahil mas magkakalapit o madalas magkita ang mga magkakatunggali. Panawagan ng COMELEC, mas paigtingin ang pagbabantay sa mga checkpoint. Dahil kung walang ganito, baka raw mas marami pa ang karahasang may kaugnayan sa eleksyon. Pero nakababahala raw, puro insidente ng pamamaril ang napaulat gayong may election gun ban. Baka pwede na mas ma-strengthen natin, ma-intensify natin yung operasyon laban sa loose firearms. Lalong-lalo na dapat immediate na ma-aresto kung sino man yung mga responsible sa mga krimen na ito upang patunayan natin na hindi natin papayagan na basta nagpapalaganap ng lagim yung mga taong yan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.